wanna be. Magandang umaga mga ka-Sigma Pilipinas, mga ka-Sigma Motorsiklo, nandito na naman ako para maghatid ng panibago na namang video. Sa mga makakapansin, yung boses ko iba kasi kaka-vaccine ko lang, medyo may epekto na yung vaccine sa akin. Medyo meron tayong konting sakit ng ulo, tsaka konting sipon. Pero anyway, today, pag-uusapan natin yung pinakabagong upgrade na na-discovery natin. Maraming salamat dun sa tropa nating taga Malaysia. Bro, I would like to thank you for giving us the idea on how we could actually upgrade our Sigma 250. Because of you, we were able to find out what is the best bore kit that we could actually use. And thank you for providing us this bore kit, okay? Anyway, napag-alaman natin or pag-i-discuss muna natin na marami pong mga kasama natin ng nagbo-bore kit. Kadalasan po ng bore kit nila is 68 or 69mm. Kaso ang problema po, pag nag 68 or 69mm sila, masyado pong magastos yung ginagawa nila. Actually, ako rin, nagplano rin ako mag 68 bore. Kaso, ang naging problema, sobrang mahal nung gagastusin ko para lang makapag 68 bore. Why? Kasi bibili po ako ng sleeve worth 3,000 to 4,000. Tapos bibili ako ng second hand na block na nasa 1,500 to 2,000. Tapos bibili ako ng piston kit na pang Mio na nasa 2,000 plus din. Tapos hindi pa kasama dun yung biyahe papunta dun sa magbobor at yung bayad dun sa magbobor. Tapos so technically ang magagastos mo siguro nasa more or less than 10,000, hindi pa kasama yung pag i-install. At yung pag i-install, kailangan baklasin yung crank mo kasi magmimiling sila. So, technically, naalala nyo, sinabihan ko kayo na antayin nyo yung 68 bore, pero walang nangyaring 68 bore. Bakit walang nangyaring 68 bore? Kasi yun na nga, matrabaho, mahal, tapos hindi namin sigurado kung magtatagal kasi karamihan ng mga nakita ko at nakausap ko na nag 68 tsaka 69 bore, hindi siya naging effective ng pangmatagalan. Ano lang siya, parang naging okay lang siya within a specific amount of time. Say like mga 3 months, 6 months, ganyan. Pero after that, doon na nagkakaroon ng problema. So, kinonfirm ito nung kasama nating taga Malaysia. He confirmed that if you're gonna be using 68 bore or 69 bore, your bike, after running your bike for 5,000 kilometers, you will start seeing and you will start encountering problems on your bike. So, ang sabi niya sa akin, meron silang bore kit na ginagamit sa Malaysia na gamit nila sa mga GPX nila, at ito talaga is gamit nila pang everyday ride at pang long ride. Dito pumasok yung 67 bore kit na ginagamit nila sa GPX nila. And fortunately, pinrobidan nila tayo, meron tayong hawak ngayon, meron pa tayong mga parating na iba. Pero itong video na to, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda at kung ano yung nakikita kong pwedeng maging possible outcome pagbukas natin nito. So ito, nakita ko na talaga to, pero bubuksan ko sa harap ninyo and kakarating lang nito. Okay, this is from Malaysia. Well, anyway, buksan na natin. Okay, yan siya. Yan. So dalawang ano siya, box. Para ano, yan. Buksan natin. Yun, nice. Ito. So
So complete set na 'tong pinadala nila sa atin. Yung unang set or meron na tayong upper and lower gasket. Okay? Meron tayong 67 bore na piston. Palagay ko magaan lang 'to. Magaan lang ito. Okay? Magaan lang ito para sa 67 bore niya. Tapos meron tayong bagong set ng piston ring. Meron tayong pin 15 na pin para sa piston. Meron din siyang kasamang valve seal. At meron din siyang kasamang lock. So, titingnan muna natin itong piston. Itong piston, kung makikita nyo, semi-dome type. Tapos meron na siyang mga meron na siyang mga valve bucket. So, base sa experience ko, base dun sa ginawa namin noon kay Charm, palagay ko ito, hindi na natin kailangan i-valve bucket kasi medyo malalim yung valve bucket nito, tapos semi-dome siya. Yan. 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 Okay? So, palagay ko, maganda to. And at the same time, yung quality ng aluminum niya, maganda. So, kung mapapansin nyo, ayan siya. Hindi siya mabigat, pero hindi rin siya ganong kagaan. Okay? Magkakaroon pala tayo ng video comparing yung 67 bore kit dun sa 65.5 bore kit na stock ng Sigma. Titimbangin natin sila, aalamin natin kung sino mas mabigat, kung sino mas magaan, kung ano yung pagkakaiba nila when it, in terms sa build nila. So, tingnan natin. So, ito naman yung pin 15. Hindi ko siya binubuksan kasi hindi ko pa siya gagamitin. Okay? So, yan siya. Maliit lang ito kumpara dun sa pin nung stock kasi medyo iba yata yung ano na ito, haba. Okay? Tapos itong valve seal niya matigas. So, alam ko mahal to pag binili mo to. So, ang laking bagay na ito na may kasama na siyang valve seal. Okay? Ito naman yung mga lock. Okay? So, para sa ano niya talaga to. Tapos yung piston ring niya, napansin ko, malalaki. Dahil sa 67 bore siya, medyo malaki sila. Unlike yung ano natin, unlike yung sa stock natin. Ayan siya. Okay? Ayan. Ayan. Ngayon, pupunta na tayo dito sa pinaka pag-uusapan natin itong block. Napansin ko, mas magaan ito. Mas magaan siya kumpara dun sa block na meron ako sa ngayon sa bahay. Actually, yung block na yon binili ko yon para sana ipa 68 bore. Pero yun niya, dahil mahal, abot ako ng 15,000 lahat-lahat or more like a little less than 15,000. Hindi ko na tinuloy kasi hindi rin worth it kasi marami din nagsasabi na talagang mabilis daw mag-overheat pag 68, 69. So, ayun, itinabi ko na lang siya. Kung merong gustong bumili sa inyo na stock block, sabihin nyo ako, bibigay ko na lang siya sa murang halaga. Pero anyway, napansin ko na mas magaan ito. Okay? Napansin ko rin na yung mga fins nito, mas maninipis. So kung mas maninipis yung mga fins nito, positive attribute na pwede nating makuha dito is kung manipis to, mas mabilis lumamig yung block pag nahahanginan. Kasi pag makapal, hindi yan basta-basta lalamig. So, ito, napansin ko, medyo maninipis yung mga pins niya. So, ito, mas mabilis lumamig to, palagay ko. And palagay ko, tama yung tropa na ng Malaysian na talagang pinambababad daw nila to, wala silang nagiging problema. Meron pa daw yata umabot ng mga 20 to 30,000 kilometers, pero hindi pa rin sila nagpapalit ng block. And then, build quality, masasabi ko, maganda siya, quality siya. Wala kang makikitang imperfections, wala kang makikitang mga dents. Maganda yung pagkakagawa niya. Ayan. 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 Tapos, when it comes dun sa sleeve niya, dito ako nabilib. Kasi yung sleeve niya sa taas, makapal.
Kung hindi ako nagkakamali, wala kasi akong caliber, pero kung base sa tamang pagkakaalala ko, kasi nung tiningnan ko siya dun sa block ng Sigma, lumalabas na parang mas makapal pa ito ng konti kaysa dun sa Sigma. Palagay ko ito nasa 70 or 70.5 yung diameter nito, outer. Tapos, itong nasa baba is 69.5. So, let us do the math. 69.5 minus 67 is equals to 2.5 millimeter, which is yun ang standard normally pagka sa kapal ng sleeve. Okay? Na pwede mong magamit na hindi mag-overheat yung makina. But we're just talking about yung baba. Ito lang. 69.5 ito. 69.5 tapos 67 yung loob. Ibig sabihin, makapal pa talaga yung outer sleeve niya sa baba. And considering the fact na nasa 70 to 70.5 naman yung nasa taas, palagay ko, talagang malaki ang possibility, or I could bet na tatagal itong bore kit na to na parang stock lang siya. Yung quality at durability niya. And then ang napansin kong maganda dito sa block na to is na-honing na rin siya. Maganda yung pagkaka-honing niya. Sa mga hindi nakakaintindi ng honing, yun po yung parang mga maliliit na parang gasgas na ginagawa po kasi yung honing para po magkaroon po siya ng maliliit na gasgas. Para po doon po papasok yung mga maliliit na molecules ng oil. So, upon checking on this, talagang napakaganda ng pagkakahoning niya. Meron siyang maliliit na gasgas, mas maliit pa sa hairline, na pag nakita mo talaga, ma-appreciate mo siya. Ewan ko kung makikita nyo, pero ayan yung mga ano niya. Ayan, oh. So, ayan, oh. Kaya, masasabi ko na talagang maganda para sa akin tong block na to. Ngayon, meron mga nakapagsabi sa atin na meron din daw silang mga nakita mga bore kit na hindi pa nila sinusubukan na nasa 67 din. Pero China made. Tapos, never pa raw nilang nasubukan. Wala pa raw nakasubo. So, para sa akin, kung gusto nyong subukan, subukan nyo lang. Kasi sabi nila, mas mababa raw yata yung presyo nun. Kung gusto nyong subukan, subukan nyo lang. Ako naman kasi, dito ako sa nasubukan na ng tropa natin sa Malaysia. Kaya, malakas ang loob kong ipakita to kasi sila na mismo ang nakasubok nito at sila na mismo nagsasabi na dinino test nila yung motor nila na GPX at ang naging outcome nila is 8 to 9 horsepower daw ang naging additional sa paggamit ng bore kit na to. Wala po tayong dyno test dito sa Pilipinas na magagamit kasi wala naman akong kilala at isa pa medyo mahal. Pero ang sabi po nung tropang Malaysian na tropa natin, pagdating daw po nung mga beast natin sa Malaysia, kasi umorder po sila, na ipapakita raw po nila yung data nila doon sa magda-dyno test ulit sila, ire-record nila para po makita po natin. Okay? And by the way, magkakaroon na po tayo ng beast Malaysia, yung pong tropa natin sa Malaysia, kukuha po siya ng maraming beast racing CDI at mga coil. Poprovidean din po natin sila ng mga iba't ibang parts na wala po doon. And in return, poprovidean naman po nila tayo ng mga parts na wala naman po dito. Katulad po ng bore kit na to. Pero anyway, going back, excited na akong subukan ito. Palagay ko pag nasalpak ito, palagay ko dun lalabas talaga yung ngiti ko at dun lalabas yung ligaya na medyo kinikim-kim ko pa. To be honest, I'm not making a review on this one. I'm just showing you kung ano yung nakikita ko. The review will go next pagka nailagay na natin siya. The next video na gagawin natin dito is yung comparison ng 67 bore kit at nung standard bore kit. Titimbangin natin sila kung sinong mas magaan. Titimbangin natin yung mga piston din kung mas ano yung mas magaan. Para rin makita, tsaka yung mismong build quality pag-uusapan din natin. Pero as of now, ito siya ngayon. Okay, complete set siya. And then,
Meron na tayong mga kasamang nag-order na, pero ang sabi ko sa kanila, mag-antay-antay lang muna kayo dito sa mga video na ilalabas ko. Kasi mas magandang masubukan muna natin. But anyway, isa lang ang masabi ko dito, complete set. Mukhang maganda yung quality ng set na to. At ang pinakamaganda, nasubukan na nila to at napatunayan na nila ito na effective sa mga motor nilang GPX sa Malaysia. So I'm really excited para subukan ito. So ngayon, puputulin na muna natin tong video na to at magpapasalamat muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga tropa nating naniniwala sa atin. Marami na po tayong products sa Shopee, katulad po ng spark plug, brake pads, linings, clutch hub, springs. Yan, marami na po tayo niyan. Pwede na po kayong umorder sa Shopee ko. Ilalagay ko po yung Shopee link ko sa description below. And then pasensya na po kayo kasi medyo wala po tayong pera ngayon, hindi po ako makapag full blast. So ang inaano ko lang po muna is yung mga madalas gamitin po ng mga tao. Kasi gusto ko rin pong makatulong kahit papano kasi nakikita ko sobrang mahal po ng mga binibenta pong parts ng mga iba pong seller po natin. So siguro talagang mahal lang po ang uwan nila. Kaya nga po ako ay naghahanap po ako ng mga murang supplier para po makakuha po tayo ng murang parts pero quality ng parts. So ito po, itong block na to, it will be sold for 6,000 pesos complete set. Kung gusto nyo pong mag-order po nito, PM nyo lang po ako or message nyo po ako. Ilalagay ko rin po yung link ng Facebook ko sa baba, sa description po ng video na to. Pero yun lang muna. And maraming salamat po sa pag-suporta nyo pa rin po sa Beast. Parating na po yung version 2 po natin. Okay? At marami na pong mga umorder. Meron na po tayong 40 plus na pre-orders. Ngayon, meron po akong good news sa inyo. Sa lahat po ng magpi-pre-order or magpapareserve, meron po kayong automatic 200 discount. So yung 2,900, magiging 2,700 na lang po siya. And then no money down, ililista ko lang po kayo sa priority list. Okay? So hindi po natin ugali yung money down kasi legit po tayo. And yung bis po na yan talagang COD po yung free shipping. Sana pagdating ng panahon lahat ma-free shipping ko pero sa ngayon hindi muna kaya ayun. So anyway, yun lang po muna. Maraming salamat sa suporta ng Sigma Pilipinas. Sa lahat ng mga rider na namatay sa COVID, nakikiramay po ang buong Sigma Pilipinas, ang buong Barat Riders United. At binubuo na rin po natin ang BBM Bikers Group dito po sa Pangasinan. Maraming salamat po sa suporta po ninyo. And then maraming salamat din po kay Pops Ray Cuato, ng aking legendary editor. Kung meron po kayong mga questions or concern, kung gusto nyo po magpa-edit sa mababang halaga, kontakin nyo po ako, i-refer ko po kayo kay Pops Ray. At maraming salamat kay Babs, kay Beta Allen Madrid sa buong pamunuan ng Sigma Pilipinas, sa buong RFI. Okay? Maraming salamat po sa inyo. At supportahan nyo po ako sa mga susunod pa nating mga video. 12,000 subscribers na po tayo. Ang susunod po nating video po dito is yung comparison po ng stock board kit at ng 67 board kit. So, yun lang po muna. Maraming salamat and have a great day po. Bye-bye! You're so distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you?